45 pesos per kilong bigas ang ibebenta ng apat na Kadiwa store simula bukas. Sa pag-asang mapababa ang presyo nito sa merkado. Pero, duda ang ilang kung epektibo ito. Nakatutok si Mark Salazar. Tetestingin bukas ng Department of Agriculture ang isa pang formula para mapababa ang presyo ng bigas. Rice for All program ang tawag. Kumausap daw sila ng mga rice trader na magbabagsak ng bigas sa mga kadiwa sa halagang 45 pesos per kilo. Mas mababa kumpara daw sa hanggang 55 pesos sa local at imported na commercial well-milled rice. Kumbaga ano to, usapan between DA, FTI at saka nitong mga traders. So wala itong procurement. Hindi kami nag-procure ng bigas. Kasi true Kadiwa ito. Similar doon sa mga farmers natin na directly nagtitinda sa Kadiwa. Hindi kami nagpo-procure kasi sila naman yung nagtitinda. Pero duda ang samahang industriya ng agrikultura o SINAG sa formulang ito ng DA. Bakit magbebenta ang traders and even mga ibang importers or traders sa 45-46 kung may bebenta na niya sa mas mataas sa regular market? So, sa ngayon, wait and see tayo. Tingnan natin kung paano nila ibebenta yan. Marami sa mga nakausap naming nagdadala o nagbabagsak ng bigas sa Kamaynilaan ay nagsasabing mahirap daw mag-participate dyan sa proyekto ng DA sa Kadiwa dahil talo raw sila. Talo doon sa mga ginastos sila sa pagpapakiskis ng palay at pagbabiyahe ng mga bigas mula sa probinsya hanggang dito sa mga pamilihan. Siyempre, sa presyo po ng palay ngayon, medyo mataas. Tapos i-transport pa po namin dito sa Manila. Lugi na po kami, sir, kapag binabaan po namin ng ganong presyo. Hindi na po kami kikita. Hindi pa masabi ng DA kung gaano karaming trader ang magpa-participate. Kaya ang Rice for All na 45 pesos per kilo ay mabibili bukas sa apat na Kadiwa centers pa lamang. We're making these trials na dahan-dahan and eventually, hopefully within the year, mas malaking area na yung paglalagyan natin itong both P29 and Rice for All. Pero giit ng SINAG, hindi mapapababa ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng bawas taripa o anumang subsidiya sa pagbili ng bigas na ipapasa sa consumer, kundi suporta pa rin sa magsasaka. Mapapababa mo lang talaga siya ultimately pag napababa mo yung gastos ng farmer to in producing palay para maibenta niya yung palay na mas mura. At itong P29, nagsasubsidize ka rin naman lang. Bakit hindi lang farmers ang directly may subsidize para mapababa mo yung cost to produce ng bigas? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.